Iba't ibang ahensyo ng gobyerno nagsama-sama sa isang aktibidad na fun run para sa 14th na taon ng Basta Run Against Torture o BRAT. Yan at iba pa sa Express Balita ni Kate Renia. Sa pakikipagtulungan ng Commission on Human Rights, nagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at civil society groups sa isang fun run para sa 14th na taon ng Basta Run Against Torture o BRAT. Nagsimula ang fun run simula Quezon City Hall at nagtapos sa CHR Head Office sa May Diliman. Kasama rin dito ang pamilya ng mga torture victims. Samantala, isinasagawa ngayon ang 2024 Maritime Pollution Exercise o MARPOLEX kung saan ang Pilipinas ang host country. Kabilang sa gagawing pagsasanay ang firefighting gamit ang water cannon ng mga barko at pagtugon sa oil spill para mapanatili ang environmental protection sa karagatan. Inihayag ni Attorney Claribel Ann Laksina ang OIC ng Administrative Division ng Civil Aeronautics Board ang pagbaba ng presyo ng pamasahe sa eroplano sa susunod na buwan dahil mula level 6 ay bababa ng level 5 ang fuel surcharge. Katumbas nito ang pagbaba ng pasahe ng 151 pesos hanggang 542 pesos para sa domestic one-way ticket na dating 185 pesos hanggang 665 pesos. Nanawagan si dating Congressman Edgar Eris sa Commission on Elections na silipin ang mga maaaring maging problema sa mga makina ng Miru Systems Company Limited, ang bagong fast-track system provider ng Pilipinas sa 2025 elections. Agad naman nagsalita ang COMELEC at sinabing bukas sila sa mga komento laban sa kontrata nila sa Miru, pero hindi sila magbibigay ng komento tungkol sa kontrata nila sa kumpanya. Kate Renia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.